Check me, Filipino Canadian truck driver. I have a lot of videos there for truckers. Karamihan po sa mga Filipino community in Canada at iba't ibang bahagi ng mundo, ang kanilang thoughts ay parang sinindyang mitsa ng bomba yung video vlog sa YouTube ng isang Pilipina na taga Vancouver, British Columbia. Na itatago na lamang po natin siya sa pangalang Ungrateful Filipina in Canada. Sige ng Ungrateful Filipina in Canada ay nagtratrabaho sa isang hotel sa British Columbia na nawalan ng trabaho dahil nga po sa kasalukuyang pagsubok natin kinaharap. Hindi lang po sa Canada kundi globally. Sa kanyang video vlog, ang $2,000 CERB or Canada Emergency Response Benefits na bigay ng Government of Canada sa mga eligible employed that they lost their job in this time of the year ay parang hindi siya masaya at kulang na kulang pa rin sa kanya ito. Umabot na rin po ng ilang daang libo ang kanyang viewers, na-interview na rin po siya sa CBC News. Para po sa aking mga kababayan, ang tanong, kailangan po ba nating batikusin o ulanin ng negative feedback yung ating kababayan na nag-share ng kanyang video sa YouTube? Una po sa lahat, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at i-click that notification bell for more upcoming video. So, noong napanood ko yung kanyang video sa YouTube, hindi na lamang po ako nagsalita at inintindi ko na lang yung kanyang mga sinasabi. At pati na rin ang kanyang sitwasyon. Marahil, marami po siguro siyang bills at sinusuportahang pamilya na katulad ko. Pumutok ang kanyang video dahil na rin sa atin at ibang kababayan, lalo na yung aking mga kapwa vlogger na nagbigay ng mga negative feedback. Wala ako halos makitang positive na feedback ng ating mga kababayan sa kanyang video. Mayroon pa nga akong nakitang post ng isa kong mutual friend sa Facebook habang pinanonood nila yung video, at ang sabi niya ay ito yung babaeng Epal. My God, kapwa Pilipino mo iyon, tapos sasabihin mong pa-Epal? Hindi po tama yan. Dapat nga po tayong mga Pilipino ay nagkakaisa at nagdadamayan, lalo na kapag wala po tayo sa ating sariling bayan. Or kung hindi mo naman po gusto yung kanyang mga sinasabi, manahimik na lamang po tayo at hayaan na lang po natin siya sa kanyang mga gusto. Tuloy ibang mga lahi na pag-uusapan mga Pinoy at nabansagan pa tayong ungrateful. Kahit hindi mismong ako ang pinagsabihan ng ganon, pero parang nasaktan na rin po ako. Dahil isa po akong dugong buhaw. The blood that running into my vein is pure Filipino, walang halong biro. Katulad po ngayon, ang bagong update sa kanya ay she received cyberbully from the netizen. Alam niyo po ba ang impact niyan, lalo na sa kanyang mga kapamilya or mga anak kung meron man siya? Masakit, sobrang sakit po. Hindi po ako pumapanig sa alinmang side, nasa gitna lang po ako. Para po sa akin, mas maigi na lamang pong manahimik kaysa po magsalita at baka mabigyan pa po yan ng hindi magandang kahulugan. Muli po, si Nestor po ito ng Filipino Canadian truck driver. I am in Pasco, Washington right now doing my part in the society. Once again saying that don't forget to subscribe, click that notification bell for more upcoming video. God